Hi guys, it's just me, Enzo, and welcome back to my channel. So today's video guys is mag-unbox tayo ng binili kong iPhone 4 na second hand lang to na used. So kung naghahanap kayo ng backup phone nyo, kung hindi nyo naman gagamitin as a main phone or kung bibigyan nyo lang sa anak nyo, kapatid nyo, pwede na to. So, bukod sa iPhone 4, bumili din ako ng power bank, pero hindi naman original yung power bank. At syempre, binili ko to sa Shopee. So, ito sila. So, yun. Bubuksan natin. Titingnan natin kung legit. Pero na-check ko na yung iPhone 4 kasi bago sila ipadala sa akin is pinakita yung picture, yung settings ng, yung sa settings yung about sa phone and na-verify ko na original siya. So, titingnan na lang natin kung tama ba yung pinadala sa akin. Baka scam lang. So, open na natin. Unang munang bubuksan is yung power bank. So, parang ito yung power bank kasi yung price niya. So, ito siya. Naka bubble wrap. Ito yung power bank yan. Dalawa siya. Dalawa yung binili ko. Yung isa. So, open na natin siya. Black yung binili ko. Parehas na black. So, ito siya. Sa box. Ito siya, power bank lang. At saka yung cord. Tapos, binili ko to 120 lang. So, fake lang to guys. Tapos, 10,400 milliampere lang siya. So, ito yung power bank. So, black ang binili ko kasi madumihin yung white. So, titignan natin. Ah, okay naman siya. Umaandar. Siguro full charge to. Hindi ko na siya charge. Kasi mukhang umaandar naman siya, umilaw siya. Tapos ito yung isa. So both working lang siya sa halagang 120. Hindi sana tumagal kasi gagamitin ko lang naman ito pag wala talagang kuryente. Or pag umaalis ng malayuan. So, itatabi na natin yung power bank. Dito naman tayo sa iPhone 4. So, ito yung iPhone 4. So, ganito mo siya matatanggap. Naka-bubble wrap lang siya. Ito, headset. Pero hindi original yung mga headset niya. Headset. Ay, charger pala. Charger, yan. Tapos, headset na may pin injector na din. So, hindi ko mga original, pero brand new naman. So, dalawa yung binili kong dalawang binili ko na set. Kasi, syempre, kailangan mo ng charger. So, pag set siyang ganito is 800 pesos. Pag binili mo siya ng unit lang, walang ano, unit lang siya, wala siyang charger, walang headset, is 700 pesos. So, sobrang sweet naman kasi ang kapal ng bubble wrap. So, naka-bubble wrap sila, tapos naka-ganito pa siya. So, ito lang siya, yan. White, pure white ang binili ko, pero may black, black and white yung choices, pero pure white, tapos 16 GB siya. Hindi ko alam yung ano yung 8 lang at saka 16 to. Yan siya. So, open na natin. So, bali, tatlo silang binili ko. Yan. Bali, itong dalawa is set. Set to. Sa halagang 800 pesos isa. Tapos, itong isa is, siya lang nag-iisang unit, tapos may pin injector lang na libre. So, bubuksan natin sila. Ay, bukas na. Hindi sila sinara. Low batch siya.
Yan. So, pag binili mo to, meron lang yan, may mga application. May free application na sila. Yung mga common application lang, ini-install nila. At nakabukas yung isa, ito pupuksan natin. Tsaka ito. Tapos, charge natin si... Eh, nakabukas yung itong isa. Hindi sila pinatay sa inyo. Wait lang natin mabukas to. So, ito yung settings na. Hindi kita ata yan. So, legit siya. Sobrang legit. Tapos, second hand siya. Pero, tingnan nyo naman. Maayos pa. Sobrang finis. Kahit na second hand siya, parang bago na rin. Hindi ito yung first time kong bumili ng iPhone. Pero, may binili ako before na isa lang. Worth 1,000 pesos naman yun. May jelly case siya. Tapos pala guys, ito walang Apple ID. Ngayon, pwede ka naman gumawa ng Apple ID. Hindi ko alam kung makakahingi ka din sa store. Pero ako gagawa na lang siguro ako. I mean, meron akong Apple ID pero nakalimutan ko yung password. Try ko na lang i-recover. So, ngayon, i-charge lang natin. So, dadamitin natin yung mga charger niya. Yung headset siguro hindi na kasi hindi ko naman siya pang try lang yung headset kasi ay charger kung aandar sila. Pero binigay na kasi sa akin ito eh na pinakita na nagcha-charge. Try ko lang din. Hala, hindi nagcha-charge. Ayan, okay na. Charging yun. Hindi lang siya ganong na-charge pa. Itong isa ayaw. Ayan, okay na. Parang nag-lose yung charge. Charging. Okay. Okay lahat. Nag-charge naman lahat. Hindi pa ba? Yan na. Nag-charge naman. So, ikukanik ko na lang siya sa Wi-Fi. Okay, connected ulit siya. So, okay, connected lahat siya. So, lahat naman ng phone ko na nabili is successful connected sa Wi-Fi, which is yun ang main concern ko is makonnect sila sa Wi-Fi. Meron kasing reviews na hindi siya nakonnect sa Wi-Fi. So, kinakabahan lang ako. So, that's it for today's video, guys. Kung gusto nyo bumili ng mga iPhone 4 or mga iPhone na second hand pero good as new, is lalagay ko na lang yung description down below. So, that's it for today's video, guys. So, kung bago ka pa lang sa channel ko at nagustuhan mo itong video nito, syempre huwag mong kalimutan mag-like. Syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Hit the bell button para lagi kang updated sa mga latest videos ko. So, see you in my next vlog, guys. Bye-bye!